chapter 2 ng Colossians, ganito po ang sabi sa unang talata. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa mga at sa nangasa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman, upang mangaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananilitang kaakit-akit, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu na nagagalak, at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga dalisay at hindi nagkakamaling mga salita. Dalawang bagay ang minimithi ni Apostle Paul para sa mga taga Colossus. Out of his great love sa kanila, out of his deep concern sa mga kapatiran doon, ninanais niya na magawa ng dalawang mabubuting bagay ang iglesia sa Colossus. Ano yun? Ang sila'y ma-encourage, lumakas ang kanilang kalooban, at sila'y lalong magsitatag sa kanilang pananampalataya, to be established in their faith. Yun yung dalawang bagay na minimiti ni Apostle Paul sa mga taga-Colossus. Nasabi natin iyon na mayroon siyang malaking concern, malaking pag-ibig para sa mga taga-Colossus, bagamat hindi sila nakikita pa noong mga taga-Colossus na ito. At sinasabi niya na siya ay may malaking pagpipilit, great conflict, great struggle pa sa kanila. Yung great struggle na ito ay kung uugatin natin, ay nagmula ito sa salitang agon. Agon. Tama po ba, Pastor Ron? Yung which we derive the word agony or agonize, striving to the point of exhaustion. Yung may great siyang struggle. Naghihirap siya para sa mga taga-Colossus. Anong paghihirap na iyon ang kanyang sinasabi? Naghihirap siya. Nakakulong nga siya. Hindi siya nakapag-preach doon sa mga taga-Colossus. Naghihirap siya sa pananalangin dahil may concern nga siya. His great concern to Colossae ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, pagmamahal, sapagkat sila inaatake ng mga maling aral, sila inilalayo na sa tamang aral. At makikita natin iyon na gayon nga sinasabi na naghihirap siya sa para sa kanila sa usapin ng pananalangin sa verse 3 ng chapter 1. Kaya niya sinasabing kayo lagi naming idinadalangin, lagi idinadalangin ni Apostle Paul,
lagi silang nananalangin. Kasama yung mga kasamahan ni Apostle Paul ay idinadalangin ang mga taga-Colossus. Sabi doon sa verse 9, hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at paghingi patungkol sa inyo. That concern for the well-being, for the spiritual well-being of the Colossian believer. Bagamat sa laman, ako'y wala. Ako'y nasa inyo, ako sa espiritu. Ini-encourage niya yung mga taga-Colossians by letting them know that he is praying for them. Yung may encourage pala natin ang mga kapatiran by letting them know that we are praying for them. Naghihirap tayo sa pananalangin para sa kanila, for their spiritual well-being. Hindi natatapos iyon sa pananalangin, kasi doon sa Philemon sa 22 ng Philemon, ganito po ang sabi sa Philemon. Isang chapter lang naman yung Philemon. Ganito yung kanyang nabanggit dito sa 22 ng Philemon, ay datapwat, ang sabi, datapwat bago ang lahat ay ipaghanda mo ako ng matutuluyan, sapagkat inaasahan kong sa pamamagitan ng iyong panalangin ay ipagkakaloob ako sa inyo. Maasa siya na siya ay makakalaya, siya ay makakarating sa Colosse. Bakit natin alam yon? Kasi si Philemon, isa sa mga leader sa Colossus. Doon lang siya nakatira. Isa nga siya sa ayon sa iba, nakatira daw siya sa Laodicea. Malapit pa rin yun sa magkakatabi yun yung Colossus, yung Laodicea, at yung Hierapolis. Yung tatlong lugar na yon ay may churches at pinaniniwalaan na iisang tao ang may nagsimula ng gawain doon, at yun nga ay si Epaphras. Naniniwala siya na siya ay makakalaya. Pagka nakalaya siya, mas may magagawa siya. Hindi ba, pagka kayo ay concerned, pagka tayo ay concerned sa isang kapatid, ay gagawin natin ang lahat ng yung ating buong makakaya. Hindi ba gayon? Yung sinasabi natin, pagka you could give without loving, but you cannot love without giving. Palagayin ba kung si Apostle Paul ay hindi nakakulong, but mananalangin lang siya, I'm praying for you. maningas akong nananalangin para sa iyo. Palagayin nyo gayon lang si Apostle Paul. Gayon lang niya ipinakikita ang kanyang pagmamahal sa mga taga-Colossus. So, ikaw, tayo, paano tayo nagpapakita ng encouragement? Paano may ini-encourage ang mga kapatiran? Do you even consider encouraging our brethren? We are to encourage the brethren. At hindi napipilitan si Apostle Paul nung sabihin niya iyon. Dito sa 124 ng
Colossians, ganito naman ang sabi niya sa 1:24 ng Colossians, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Nagpipilitan ba siya? Hindi nga eh. Ang sabi, datapwat, ngayon, nagagalak ako sa aking hirap. Para kanino? Dahil sa inyo. Nag-ihirap siya dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga tagokalosa. Ganon. Gayon kalaki ang pag-ibig ni Apostle Paul para doon sa mga believers. Handa niya na handa siyang makulong para sa mga kapatiran. Ikaw, tayo, ano yung handa nating gawin para ma-encourage ang mga kapatid? Ang sabi doon sa Hebrews 10:25, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as it in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sa Acts 15:32, and Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brethren with many words. Acts 16:40. So they went out of the prison and visited Lydia, and when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. Sa Acts 18:27, and when he, Apollos, referring to Apollos, when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciple to wrote him when he arrived. Sandali. Sa Romans 1:11 and 12, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you, that is, that we may mutually encourage by each other's faith, both yours and mine. Oh, we are in the business of encouraging one another. Napansin niyo ba sa yung huling talata na aking binasa, that we may be mutually encouraged by each other's faith? Oh, kung paanong kailangan ng preacher ng encouragement, kung paanong kailangan nyo ng encouragement, kailangan din namin ng encouragement. Oh, paminsan-minsan, salamat po sa inyong mensahe. Kailangan din namin nyo. Kailangan din ng paminsan-minsan ay kakamayan. Hindi ko sinasabi ito para kamayan nyo ako mamaya, pero pwede rin. Yung encourage, we supposed to encourage one another, and to think, yung sabi ko nga kanina, and to think that he didn't even meet the Colossian believer, pero gayon na lamang ang kanyang pag-encourage, handang gawin para ma-encourage ang mga taga-Colosse. Ano yung una? Gusto niyang ma-encourage yung mga taga-Colossians. Ano yung pangalawa? Ang pangalawang nais ni Apostle Paul para sa mga taga-Colossians ay sila'y patuloy na magsitibay, magsitatag sa kanilang pananampalataya, to be established in their faith. Saan natin na makikita yon? Dito sa verse 7, chapter 2. Ang sabi doon ay nangaugat at nangatatayo sa kanya at matibay
sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Yung gumamit si Apostle Paul ng iba't ibang figure of speech, metaphor, sa bahaging ito ng kanyang sulat. Ano yung first metaphor? Yung puno, yung tree. Una, isang puno na nag-ugat sa kanyang kinaroroonan. Lumalago. Yung ugat, nagiging dahilan kung bakit matatag yung puno. Dumaan ang tag-init, ang tagtuyot, pero hindi siya nasira. Dumaan ang malakas na ulan, di ba? Malakas ang ulan nung isang Wednesday, kaya nga na-cancel yung ating meeting, pero hindi natitinag ang puno na nangugat sa ground. Naalala ko yung puno doon kay kila Brother Big, kung kayo ay nakarating na, yung mga nagja-jogging, kung nakarating na kayo kila Brother Big doon sa gitna ng kanilang bakuran, ay may isang puno roon na hindi nila inalis. Tapagkat yun eh, nagbibigay lilim na roon, nagpapatatag. At yun isang malaking trabaho yun pag pinutol pa yung punong mangga yata. Yun eh. Ayun, no? Yung dumaan ng maraming unos pero hindi siya hindi natinag yung punong ito sapagkat malalim ang pagkakakapit niya doon sa lupa. Alam nyo, yung punong yon, niyaanay pa yun, Ma'am Tess. Sabi ko, Brother Big, buti hindi namatay yung puno, miyaanay po pala yung punong yan. Ba, hindi eka mapapatay eka ng anay yan. Kasi eka, yan eka ay buhay at malalim yung ugat. Sasabahan yung anay. Tayo, how about us? Lumalalim ba tayo sa kanyang mga salita? Are we growing in grace in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ? Pangalawang metaphor na binabanggit dito ni Apostle Paul, yung building, sabi na rooted and built up in Him. Only in Him. Matatag, nangatatayo sa Kanya lamang, sa Panginoong Jesu Cristo. Ang sabi doon sa New Living Translation, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Saan natatayo? Saan natatayo yung ating buhay? Yung buhay pala natin ay marapat na matayo sa Kanya lamang, sa Panginoong Heso Kristo lamang. Kaya pala, ang sabi niya po sa Apostle Paul sa Colossians chapter 3, verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. And whatsoever you do it heartily as unto the Lord and not unto God, not unto men. Whatsoever you do it heartily as to the Lord, not unto men. Yung pagkakaloob
para pala sa Panginoon. O, ginagawa natin ang kaloob para sa Panginoon. Ano man ikay, ano bang inyong ginagawa? Gawin ninyo ng buong puso. O, merong kaligayahan ba yon? Buong puso eh. Na iyon ay ginagawa mo para sa Panginoon, yung pagtulong sa kapatiran, para sa Panginoon, buong puso mong ginagawa para sa mga kapatiran, yung pagsuporta sa ating building program, yung building program ng SGBC, para sa Panginoon. Sa Panginoon din natin dapat pala na ginagawa yun. O, hindi lang, hindi niya pa alam mga kapatid, napakarami mga missionaries and church workers ang natutulungan ng SGBC through GCA. At naniwala ako na mas darami pa yun pagka nagkataon. Marami pang mabibless ang church. Lahat ng ating gagawin ay para sa Panginoon, hindi sa sariling kapurihan, hindi para hangaan ng mga tao. Hindi pa merong sa Bible yan eh. Yung dalawa na yung dalawang tao na gusto nila purihin sila eh ng marami pang ibang tao. Naalala niya na kung sino yun? Benta ng lupa. Gusto nilang hindi sila namatay because of lying. Si Ananias at Sapphira yung aking tinutukoy. Because of lying, kasi ang context nun eh, yung kay Joseph, ang context nun eh, binibigay ng mga matatapat na tao sa apostles' feet, yung mga kanilang ari-arian. At sumunod doon sa Acts, kung tutuusin nyo, sumunod doon sila Ananias at Sapphira. At ano nangyari? Kung alam niyo yung story, namatay sila, di ba? Kasi naghahangad sila na sila'y purihin na kagaya nung kay Barnabas. Si Barnabas, Joseph ayata yung pangalan ni Barnabas doon, ano? Ay hindi para purihin ng mga tao, yun ay para sa Panginoon. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Paano tayo magtutumibay? Paano tayo patuloy na lalago? Paano tayo lalakas sa ating kalooban? Lalakas yung ating kalooban sa kabila ng mabibigat na pinagdaraanan. Muli nating alalahanin siya. Yung sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, sa kabila ng pinagdaraanan ng mga taga-Kolose, maaring litong-lito na sila. Maaring pinanghihinaan na sila ng loob. Katulad rin natin, ano yung ating gagawin? Paano lalakas yung ating mga kalooban? Now, yung paano tayo mai-encourage? We must look to Him. We must remember Him. Sabi noong Colossians 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi ba ibinalik sila ni Apostle Paul doon sa kanilang kaligtasan? Alalahanin niyo, Bika, na sa Kanya meron tayong katubusan. Sa Kanya meron tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sin. We must focus on our Lord Jesus Christ. Yung looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus, ibig sabihin, fixing our eyes
Apan, Jesus. Oh, saan ka nakatingin, kapatid? Oh, saan tayo nakatingin? Remember niyo si Peter when he desired to walk on water. Panginoon, pwede ba lumakad din ako kasama mo? Oh, sige. Oh, lumalakad si Peter and he did the walk on water, di ba? Nakalakad siya. Ang problema, nung iyalis niya yung kanyang mga mata sa Panginoon, it is safe to assume na nung nakalalakad siya sa Panginoon, nung nakalalakad siya sa water, ay nakatingin siya sa Panginoon. Nung kanyang iyalis ang kanyang mga mata sa Panginoon, dahan-dahan siyang lumubog, hindi ba? Tumingin siya, na-refocus ang kanyang mga mata sa ibang mga bagay. Oh, we must focus on our Lord, Jesus Christ. Oh, siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang ating buhay. Ang sabi pa, yung third na metaphor, overflowing. Oh, parang river, ano? Oh, river, overflowing with thanksgiving. O pagka na-realize pala natin na tayo ay iniligtas ng Panginoon, tayo ay pinagpakitaan ng Panginoon ng mabubuting bagay ng Panginoon. The thanksgiving will be overflowing. O, di ba? Yung ating pagpapasalamat sa Panginoon ay gayon na lamang. Oh, kaya tayo patuloy na sumasamba sa Panginoon. I will be forever be thankful doon sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa ating buhay. Ang mga Kristiyano, ang dapat na kinakikitaan ng may buong pagpapasalamat dahil tayo yung nakaranas ng kabutihan niya. Dalawang kabutihan ang ating tinanggap. Yung kabutihan tayo nilikha ng Diyos. Oh, Panginoon, hindi mo naman kailangan akong likhain pero nilikha mo ako. Pwede ko namang hindi ako. Pwede namang wala akong asawa pero binigyan mo ako ng asawa. Salamat. Panginoon. Pwede namang walang-wala akong kahit na ano. Pero binibigyan mo ako ng aking mga tinatangkilig. Salamat, Panginoon. Oh, at iniligtas tayo ng Panginoon. At iyon ay hindi natin karapatan. Hindi tayo entitled na maligtas. Pero tayo iniligtas ng Panginoon. He chose to love us. Yung pinili niya na tayo'y mahalin. Hindi ba? Yung kasabihan na love is a feeling. Pwede yun. Maaari yun. Pero hindi lang yun. It is a choice. He chose to love us. Hindi niya ipinilit. He willingly love us. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Paano tayo titigil ng pagpapasalamat sa Kanya? It will indeed overflowing with thanksgiving. Oh, our gratitude to Him is forever. Natitigil na ba ang iyong pagpapasalamat dahil sa ginawa ng Panginoon? Ganun mo ba nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay? Patuloy tayo yung binibigyan ng hininga, libre ng Panginoon. Hindi na natin kailangan bumili ng oxygen para tayo makahinga ng maluwag. Libre nating nalalanghap ang hininga ng buhay because of Him. Dahil sa Kanya, tayo nakabubuhay. Tayo may buong pagkatao. Dahilan lamang sa kabutihan
ng Panginoon. Oo, tayo lumapit sa Kanya. Muli nating ibalik ang ating nanunuyong relasyon sa Kanya. Tayo, let us come boldly to the throne of grace. In prayer, lumapit po tayo sa Kanya. At kailanman, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Oh, talaga rin eh. Yayakapin kita marahil ay gayon ang Panginoon sa atin. But we must come to Him in prayer. Tayo po manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng patuloy na kakayanan, patuloy na enablement to come to your throne of grace. Alalayan kami, Panginoon, tunay na kayo po ang siyang aming maging pag-asa sa tuwin. Salamat po sa panibagong taon na ibinigay nyo kay Baby Samuel. Salamat po. Siya po ay blessing sa bawat isa, lalong-lalo na po sa mag-asawang Kempi at Mids. Dalangin po namin na kayo po ang siyang gumabay sa batang ito. Salamat po. Kayo po ang siyang pinapupurihan namin. Maging sa mga kaloob, kayo po ang siyang tama ng aming mga motibo. We are doing this for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay...